Ako si Mai Salazar at narito ang mga napapanahong balita. Bilang pakikiisa sa mga kababayang Muslim, mas pinaigting ng Philippine National Police o PNP ang seguridad ngayong araw ng Eid al-Fitr o pagdiriwang ng pagtatapos ng Ramadan o pag-aayuno ng mga Muslim. Sinabi ni PNP Chief Information Officer Colonel Jean Fajardo na nagtalaga ang ahensya ng karagdagang tauhan ng pulisya upang makatiyak sa kaligtasan ng mga Muslim na magdiriwang ng Eid al-Fitr. Ayon sa Department of Justice, aasahan umano ang panibagong warrant of arrest para kay Pastor Apollo Quiboloy. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Panibagong arrest warrant ang ihahain laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang kinumpirma ng Department of Justice kung saan hiwalay umano itong kaso ng qualified human trafficking. Aniya, hinihintay na lamang itong mailabas mula sa Pasig Regional Trial Court. Matatanda ang nauna nang nagsampa ng kaso ang Pasig at Davao Regional Trial Court laban sa Pastor. Samantala, naglabas ng pahayag si Pastor Apollo Quiboloy sa isang audio file na ini-upload sa channel ng Sunshine Media. Ayon sa Pastor, magpapakita lamang siya kalakip ang written guarantee mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pang law enforcement agencies na huwag hayaang mangialam ang Amerika sa pagdinig sa kanyang mga kaso. Ngunit ayon sa isang ambush interview sa Pangulo, wala namang umanong karapatan ng Pastor na humingi ng mga kondisyon lalo na dahil siya ang akusado. Pagtitiyak pa ng Pangulo, ang tanging maipapangako lamang niya ay ang patas na pagdinig sa kanya. Dagdag pa niya, hindi dapat mangamba ang Pastor sa pangingialam ng Amerika dahil aabutin pa umano ito ng isang taon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Pabor ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD na magkaroon ng heat breaks ang mga construction workers. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, nararapat lamang umano ito dahil sa matinding init ng panahong nararanasan. Paalala niya sa mga kontraktor, sundin umano ang mga safety protocols upang masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, Davao Occidental niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. PNP nakaantabay sa mas pinaigting na seguridad sa pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Bilang ng mga OFWs na nasugatan sa lindol sa Taiwan, umabot na sa 11. PBBM nilinaw na hindi magdedeklara ng National State of Calamity kaugnay ng nararanasang El Nino. DOJ inaasahan ang panibagong warrant of arrest kay Pastor Apollo Quiboloy. Pilipinas nagkamit ng 7 nominasyon sa 2024 World Travel Awards. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Mai Salazar at narito ang mga napapanahong balita. Kasalukuyan ng pinaiimbestigahan ng Department of National Defense sa Armed Forces of the Philippines ang umano'y insidente ng recruitment ng China ng mga sundalo. Ito ang kinumpirma ni DND spokesperson Arsenio Andolong. Ito ay matapos ibunyag ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may mga pinaghihinalaang Chinese na nagpapanggap bilang American at European enterprise upang makapag-recruit. Ayon naman sa AFP, kasalukuyan nang inaalam ng ahensya ang mga impormasyon ukol sa nasabing insidente. Music.
Kumpiyansa si Senator Bato de la Rosa na maaaprubahan ng Senado ang kanyang inihain na ROTC bill. Aniyak, maliit lamang ang magiging agwat ng botohan para dito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ipinahayag ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang buong kumpiyansa para tuluyang maaprubahan ang kanyang inihaing Reserve Officers Training Corps Bill o ROTC Bill. Ayon sa Senador, inaasahan na niya na hindi makakamtan ng Senate Bill 2034 ang majority vote ng Senado. Magiging dikit lamang umano ang resulta ng botohan, ngunit tiwala siyang mananaig ang pag-aproba dito. Dagdag pa ni De La Rosa, nakausap na umano niya si Senate President Juan Miguel Zubiri at pumayag na maging prioridad ang bill na ito sa pagtatapos ng session break ng Senado. Ayon naman sa pahayag ni Zubiri sa isang ambush interview, mas marami umano ang papabor na senador sa pagpapabalik ng ROTC. Ibinahagi rin niya ang nakaraang Pulse Asia Survey noong December 2023 na 77% ng mga Pilipino ay sang-ayon sa pagkakaroon ng ROTC. Sinuportan din ito ng grupong Abakada o Alyansa Bantay Kapayapaan o Demokrasya na binubuo ng mahigit 20 grupo. To prepare our youth, maging matibay yung ating reserba. Maging matibay ang mga kabataan natin para sa inaharap. Hindi nang naman para lang maging mandatory yung pagpapatupad ng ROTC kasi gusto lang ng pamahalaan. Hindi, gusto na nating ihanda ang mga mamamayan natin kahit na walang gyera. Kung may pasama ng Senate Bill, magkakaroon na muli ng ROTC program ang lahat ng estudyante ng kurso o programang may hindi bababa sa 2 taong degree. Sino mang mabigong sumailalim sa ROTC program ay hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Matatandaang naibasura ang ROTC noong 2022 noong mabuo ang National Service Training Program o NSTP dahil sa Republic Act 9163. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magdedeklara ng National State of Calamity sa buong Pilipinas dahil sa El Nino. Aniya, magkakaiba naman ang problema ng bawat lugar at hindi niya nakikita ang pangangailangan na itaas ang pagdedeklara sa national level. Ang pahayag na ito ay mula sa isang interview sa Pangulo sa Bacolod City matapos magdeklara ng State of Calamity ang ilang mga lugar dulot ng matinding init ng panahon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita. Davao Occidental niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. BNP nakaantabay sa mas pinaigting na seguridad sa pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Bilang ng mga OFWs na nasugatan sa lindol sa Taiwan, umabot na sa 11. PBBM nilinaw na hindi magdedeklara ng National State of Calamity kaugnay ng nararanasang El Nino. DOJ inaasahan ang panibagong warrant of arrest kay Pastor Apollo Quiboloy. Pilipinas nagkamit ng 7 nominasyon sa 2024 World Travel Awards. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Mai Salazar at narito ang mga napapanahong balita. Umakyat na sa 11 ang mga nasugatang Pilipino matapos ang nagdaang malakas na lindol sa Taiwan. Ito ay ayon sa datos ng Department of Migrant Workers kung saan matatandaang niyanig ng magnitude 7.2 na lindol ang nasabing bansa. Nakaantabay naman ang Migrant Workers Office sa Taipei para sa kalagayan o sitwasyon ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan.
Isang magnitude 6.7 na lindol ang gumimbal sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental nitong Martes alas 5:48 ng hapon. May lalim itong 10 kilometro kung saan naramdaman ang intensities 1 hanggang 2 sa mga karatig pang lugar, kabilang na ang Davao del Sur. Tectonic ang pinagmulan ng lindol. Asahan pa ang aftershocks bagamat wala namang inaasahang danyos mula sa naunang lindol. Nasamsam kamakailan ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine National Police o PNP ang 82,000 pisong halaga ng illegal na droga na natagpuan ang sakay ng motorbangka sa Port of Corcuera sa Romblon. Nagpakita ng positibong indikasyon ng Coast Guard working dog na si Lillian matapos suriin ang 2 sachet ng methamphetamine hydrochloride na mas kilala bilang shabu na bawat isa ay tumitimbang ng 9.5 na gramo. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, ang mga ito ay natuklasang nakatago sa loob ng isang balikbayan box para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng mga kaso ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na sa seguridad na ng Municipal Police Station Corcuera ang mga nasamsam na kontrabando. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force. Para sa ulo ng mga balita, Davao Occidental niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. PNP nakaantabay sa mas pinaigting na seguridad sa pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Bilang ng mga OFWs na nasugatan sa lindol sa Taiwan, umabot na sa 11. PBBM nilinaw na hindi magdedeklara ng National State of Calamity kaugnay ng nararanasang El Nino. DOJ inaasahan ang panibagong warrant of arrest kay Pastor Apollo Quiboloy. Pilipinas nagkamit ng 7 nominasyon sa 2024 World Travel Awards. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.